What's up, everybody? Welcome back to my channel. And today, guys, we are going to talk about the 50mm 1.4 Sigma Art Lens. What's up, everybody? Welcome back to my channel. And today, guys, we are going to talk about lenses. I have with me the 50mm 1.4 Sigma Art lens. This is one of my favorite lenses. At kumbaga sa gera, ito yung pinaka-paborito kong baril na gusto kong gamitin every time na lalaban tayo. Every time na mag-shoot tayo. But before we proceed to our video, let's watch my official intro for 2021. There you go. And since napapadalas ang ating pag-unbox, pagbibigyan ng review, pagko-comment sa mga gears or any gadgets, equipments that we use for photography in general, we will start to call this episode Tech Gear Review. So today, we will start to call our episode and our future episodes Tech Gear Review. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, guys, sa ating channel, please do subscribe and hit that notification bell for you to get notified of my new videos. So let's proceed to talk about lenses. Bibigyan ko lang kayo ng onti at may clear info about lenses. There are different lenses available in the market. And ano ba yung nagagawa ng mga lenses na ito? Basically, different lenses let you see the same scene in different ways. Maraming iba't ibang lenses na available sa market. Merong telephoto lens, merong wide-angle lens, merong macro lens. I think that's another video kung idedetalye natin. Okay, so today, guys, let's start to talk about this 50mm 1.4 art lens from Sigma. At on this video, I'm gonna share to you ano ba yung mga favorite features. Bakit ito ang isa sa mga pinaka-paborito kong lens kapag ako ay nag-shoot. First, this lens is super sharp. As in, super sharp. Kung makikita nyo dito sa mga photos na ito, sobrang sharp ng kuha nitong lens na to. Second, since it is a 50mm prime lens, minimal yung distortion niya, guys. Because this 50mm lens, it's natural human's eye perspective. So pag gamit mo tong lens na to, what you see is most likely what you see is also doon sa camera. So kung makakita ako ng spot while I'm doing a shoot, that specific spot, kukunin ko lang yung lente ko at ipopoint ko doon sa specific subject or specific scene na gusto kong kuhanan. Yun na yun, guys. Kasi the shot is very close to reality. Now let's talk about the looks of this art lens. Sigma is known for simple yet elegant looking lens. It is simple, solid, black, classy lens na pag ginamit mo, talagang poging-pogi siya. At especially pag nakakonect na siya with your cameras. So sa lente na ito, makikita nyo lang itong mga values for the focus ring. At itong autofocus, manual focus, switch, and yun lang siya. Kung gusto nyo ng forma at poging lens, eh, isa to, guys. Have you heard the saying, simplicity is the ultimate sophistication? Ito yun, guys. Class!
isa pa sa mga dahilan, guys, kung bakit paborito ko tong lente na to is because aperture range niya from f1.4 to f16. Kaya yung bokeh, sobrang ganda. Perfect siya kung talagang gusto mong magkaroon ng depth of field with your subject sa background niya. And for me, this is really a bokeh monster lens. Kung mahilig kayo sa bokelicious photos, itong bokeh monster lens na ito ay dapat ninyong i-consider na magkaroon kayo. Okay, now that we talk about kung ano yung mga gusto ko about this lens, let's talk about naman kung ano yung mga ayaw ko about this lens. First, mabigat siya. 810 grams. Compared sa ibang mga lente, mas mabigat to, guys. Pero for me kasi, pagka mas mabigat siya, mas stable yung kuha ko. Yung grip mo sa kanya, iba yung feeling. Parang, alam mo yun, it has this weight that you can, parang hindi ka maging unstable with your shot. Another thing, it's very expensive compared with Canon's 50mm that ranges around, I think they have worth 5,000 pesos, 50mm lens. This one is way more expensive. Upon checking, guys, binibilan ko na camera store dito sa Philippines, yung 50mm lens ng Canon is around, yung pinakamura nila, guys, is around 6,648 pesos. Compared with this lens din sa Henry's, ang price naman itong Sigma Art 1.4 lens, 44,000 pesos. Kung makikita nyo, sobrang layo ng difference. Well, I'm not saying, guys, na kailangan nyo bilhin tong lens na ito. Dahil naniniwala naman ako na kahit anong gears ang gamitin ninyo, kahit anong lente ang gamit ninyo, syempre, doon pa rin yan sa taong kumukuha at doon pa rin yan sa skill at talent na meron yung photographer. What I'm saying here is that if you have an extra 40,000 cash with you at gusto mong mag-upgrade, magdagdag ng another lens with you, try to consider to buy this one. And lastly, isa sa mga ayaw ko with this lens, it doesn't have optical stabilization. Nowadays, mga lens ngayon, usually they have the image or optical stabilization with their lenses na. For me kasi itong mga cons or disadvantages with this lens, kumbaga kaya ko mag-adjust para dito. Sa mga hindi niya pwede at hindi niya kaya gawin, kaya ko na mag-adjust at acceptable na for me. Kaya kasama pa rin to sa isa sa mga favorite ko na lenses kapag ako'y nagsushoot. The Sigma 50mm 1.4 Art lens is without a doubt a very high quality standard lens with autofocus for different types of system. I mean, pwede siya sa Canon, pwede siya sa Nikon, meron din siya for Sony. The Sigma 50mm 1.4 Art lens is a fast normal lens designated for full frame SLRs and one of the most hotly anticipated lenses of 2014. So I bought mine way back 2015 and until now 2021, ginagamit ko pa rin tong lens na to sa aking mga shoots. So that's it, guys. Thank you guys for watching. And before we end this video, I would like to invite everyone that my raffle is still up and running until August 14. Three of my lucky viewers will get a chance to win 500 pesos. All you have to do is join my raffle by clicking the link on the description below. Just click the link on the description below, guys. At I'll announce the winner on that same day, August 14, 2021. That's all for today, guys. Thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. And if you did, please give this video a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and hit that notification bell for you to get notified of my new videos. So that's it, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Peace! Yes, di pa ako tapos, love. 3:37 na. Okay. Later na, later. Uwi na ako. Okay lang ka, uwi. Pagkatapos ko dito, wala pa ako sa kalahat. Okay, are you vlogging? Yes, ayun o, naka-record. Hi! Hi, vlog! Mom, I miss you so much! Na, bye-bye. Okay, bye! Bye, love.